Ito ang 107.7 Energy FM. Larawan gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin tugtugan kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sabay ang bisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero. Energy! Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi! Noche de Ronda! Ang oras nito ay hatid sa inyo ng Doc Alternativo. Oras sa number 107.7 Energy FM Galibo, alas 6:07 sa gabi. Ang oras ninyong napakinggan ay hatid sa inyo ng Doc Alternativo. Noche de Ronda! Mga balitang dapat bantayan. Mga balitang dapat tutukan. Mga balitang posibleng may kahilabdanan sa atong matag-adlaw nga pagpangabuhi. Noche de Ronda! Ibhi si Kasibanwang Malbert Dalida. Noche de Ronda! May balita ka na, makahipayag ka pa. Sana all. Noche de Ronda! Ag makaron, Hayra, Reinyong Anchorman. Noche de Ronda! Noche de Ronda! Good evening, friends. Good evening, Western Visayas. May dayad niya gabi bilog ang probinsya Takan. May dayad niya gabi bilog ang Banuat Kalibo. I love you, mga pangga. Alas 6:09 natin yung oranyo oras, mga kasimanuan, sa amat sa mahal nga Diyos, sa bagong kahigayunan. Ay makapangalangat kita para agisar na ikarang palatuntunan. Pagpanamiyaw natin, of course, tatanan nato yung mga kasibanuang as always nagatutok, nagasubaybay sa Runday Karangang Palatuntunan, ha? Ay nano, by the way, kumusta aton nga adlaw with Biyernes? Nano aton nga grasya nga inuli? Kamay pang may una gid, ha? Nano man, by the way, ano mga problema nga nagampuwasan naton? Ba, praise God, nakaraos? Ha? Nakatibawas? Nakasalbar? Mauron ko norong mga posibilidad nga konsekwensya, premyo, napapalait mga tao nga nagasalig sa mahal nga Diyos, bukon itanan hambahay, ha, dahil nagtuman ka sa anang nga sugo, sa anang nga ginapaabot, sa imo nga ginapanaad nga ikaw, Kristiyano, sumugunod ka, bukon it botambagon, agad-agad may premyo ikaw nga cake. May premyo ka nga kwarta, may premyo ka nga bugawan, no? Oro kun amat do konsekwensya at ana. Ay doyon nga bagatian, mga pagsubok ngani nga doyon mga kasimanwarong nakakatubag baga sa aton nga pagtuo. Ha, ginabasaw pa dayon naton karon do Ginoo, ha, pag magapit ka sa Ginoo doon gibano tentasyon, di ba? Ay wa karon na ila ro kontra nga magmayad ka sa Ginoo. Agaabot din sa punto nga makahambay ka po rilon kating Lord. Ha, ambay mo Lord, kung magsunod ako kimo ay madaya doon tanan. Ay kimakon ay mauron pata kanabaw siguro ro aton yung pagkilagan. Ay nano, in fairness ay it could be nga nagtagang man kita.
maybe saga rupag da turo ka aton ko aton yung mga ginasundan ng mga simbahan or mga pagtuguohan. Bagay realidad is hindi ginaton matungkad kung anano rong binubuot it mahal nga Diyos. Ang ani nga sa mga nagabasa-basa kung amat sa mga social media, mga prayers nga ra, naga-amen gid lang kita hamaan. At syempre sa aton na nga pagpati, abay puro positive dayon no resulta, no? Puro mga nami-nami yang incorporated. Gutaw-gutaw sa hangin as if nakasuyop kait daya nga illegal nga kwan. Pero syempre sa pangako matana una taron ano. Kon worth it kita, why not? Ngani nga sa kapanahonan it Kwaresma. Hindi kita magkalipat kun anano gid tukibon naton dapat kun anano gid rong tinutuyo para katon. Para gid man baga katon do mga nababaton naton yung mga blessings kun ama. Worth it baga kita. Kana gid man baga halin doon. Agabaw sa tanan dumduman ta antigo imaw magtao antigo imaw magbawi Lutsen, nagahilapit nga nagahilapit rong adlaw it o day karang Holy Week no Semana Santa tawuan kita at kahigayunan nga makapamagandong literally. Sa mga again nagsunod kay inat aga-aga sa Stations of the Cross, aga most probably makarang gabi iya sa may Banwat Kalibo, may ina man, no? Sa mga nagapu pahaong pagang ag nakabati sa dahi karang palatuntunan, pangabay again, i-include man naton sa aton yung mga personal nga mga intentions. Aro ba nga igmanghod naton nga nagapangatubang sa literal nga kapigaduhon? Bisan asin nga asin, hindi makabakal. Utangon pa sa baraka. Magawas karon abi, pobre ka na, nagamasakit ka pa. Pag sinuguon ka pa nga magpa-check up ka, pag sinuguon ka nga magpa-confine ka sa ospital, tapos wa mang kimuit din na ginaduho nga bulig, puro yung baba. Nai-stress ka lang tapat. Nakakadumdum ka dayon nga hawa gid ikaw it kaapin sa community nga ra. Kanyo ka mapagapit ha, bukon ka mat malakas kay kagawad. Si kagawad nga nagdaog halimbawa ay bukon mo't ka partido. Kin pabangdan ka pa ni kapitan halimbawa nga naghudas ka kana. Ang ani nga imbis nga ikarito ka nanda, buligan ka nanda to nga makatulay kay congressman o kay gobernur, wagon lang. Ay, my goodness, oh. Dagahig, gumatama na kami mga barangay official sa bananda ka. Ay, may natuod man, ha? Ito yung mga public servants ko naman, doon man ang batasan, bukod man itanan. Kagot yung matugo ka si kapitan, si kagawan, pamati. At dagahig, gumatama na kami. Ay, hindi man pwedeng hindi ka mo kasayod. Oh, makasayod ka mo siguro, late na. Pero sige lang ah. Public servants man kita tanan by our own right yung ginatawag. Alas 6:15 siya ton karon niya oras sa tanan nato ni makasimanwa nga nagapamati ka ton sa bilog nga Banwat Kalibo. Sa tanan-tanan yung mga kabarangayan. Oy, welcome. Lutsen, the Ronda. Sa ito naman yung mga kasimanwa sa bilong isa at Boracay, sa mainland Malay, sa Boruanga, sa Naba, si Bahit, ang harap makatulang man sa Malino, Lay, Soliba, Kamandalag, Baliti, Bata, Daltabasin, New Washington. Welcome sa ito niya pala tuntunan. As usual, pangabay ha, ni kasimanwang Malbert Dalida, like and share, like, share. Aton nga live stream, it pinakasikat nga FM. Sa mga neighboring provinces, naton of course, medayin yung gabi, kanyang tanan-tanan. Mga kapis non people, mga hiligay non people naton dyan. Mga taga-Antique, sa mga taga-Gimaras, Bacolod, Negros. Sa
Mabutan din ato niya pagbanglagad sa area Itromblon, sa mga taga Masbate, sa mga taga Palawan. At sige, sa bilog na lang Panay Island, sa bilog nga Region 6. Sa bilog nga Western Visayas, sa bilog nga Pilipinas, sa bilog nga kalibutan. Sa mga naka-obserbar, ang bagid nga ni naton, di ba, paring Troy Talapian. Lodi man ako ni Kao, ah. Sige, matchat ang galaw kimo. Galing nag-istorya naman kami ni Cap Jason Kaina. Sa mga nakadipara again, waga tuo. Agos, hindi mabuganan. May mga bypass operation suman nga ginakasaro aton mga kapulisan. Kaina nga rang hapon mga kasimanwa. Wrong joint bypass operation gin pangunahan ni aton nga kalibo PNP. Nagresulta guman sa pagka-aresto iti sayang kaginasugit drug surrender. First time na nakarang na tiklo iti aton yung mga kapulisan. Literal nga tumangis rong pamilya. Ay my goodness. Tatlong kasasyay, 3,000 pesos nga bypass money rong katumbas. Literal nga naging yabe pasugod sa custodial facility at kalibo PNP. Oh, ay paalinta. Pati na lang kaina si Kagawad Kimil Garejo at barangay poblasyon nato naka abuhi lang man at pamisaga para sa mga bashers una, ha? Ag sa mga hindi gyapon mag-uungkat, sa mga hindi magpati, sa mga nag-question sa legitimacy o legitimacy, tama ba? Papangski Art Gregorio, tama, no? Akon legit o bukon ng bypass operation. Ta siga, inyoro niya kinamatarong, buo kamot abogado to probe, ha? Nga kung may mga nanong, mga hokus-pokus inyong pagpati, mas maya drone nga daghon sa korte bukon iti pagapta sa baba. With all due respect sa pamilya, itanan-tanan nga mga nagiging subject kong bypass operation, ugot ka mo, hangit ka mo. Pero sa mga minatuod yang ag sa mga legit nga mga bypass operation subject or bypass operation, ay nakakapanumduman ayhan kita in fairness. Bukon bagat kisyo pamilya ta, amigo ta, hay aton nga apinan. O paano na lang mata in fairness ro mga pamilya nga nasamad kuno ngang animal nga ron nga illegal nga droga? May nagpamati man ayhan sa mga panangison at mga ginikanan mga igmanghon ang naging biktima kong mga kriminalidad bangod sa illegal nga droga mga kasimanwa? Kita laman super makasayod garon ah. Kung nagaobra ka it doyon nga ron nga katuntuhan, kung nagaduso ka nagabaligya kat illegal nga droga, maabot bando adlaw nga maapektuhan kagid garon. Ay mas makaguguay rin doon pamilya king nga wata na it kahilabtanan. Amaan may mga nagasugid good abi una. Night time mom, dad. You know what? I have an extra income right now. I'm selling illegal drugs on the street. You want some money? I can give you money. Money for nothing, chicks for free. Sa mga nagahuwat-hugat sa aton nga evening draw PCSO Small Town Latrine Aklan, standby ka mo. For the meantime, unahon taman anay rupin naka-latest nga weather forecast from DOST Pag-asa, ha? Nano baga rupin naka-latest nga information nga dapat naton nga pamatian? As of 4 p.m. nga weather forecast, mga kasiman mo, bagay kay DOST Pag-asa weather specialist Ana Clorin Horta. Bebe! Ana, ano pinaka-latest nga weather forecast from DOST Pag-asa, ha? Energy Weather Report! Magandang hapon sa ating lahat. Narito update sa magiging lagay na ating panahon. Patuloy pa rin umiiral ang northeast monsoon o amihan sa bahagi ng northern at central Luzon. Ito pa rin po yung magdadala ngayong gabi ng maulap na kalangitan na may kasamang mahihinang mga pag-ulan sa Cordillera Administrative Region pati na rin sa Cagayan Valley at sa Aurora. Samantalang easterlies o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko naman, yung patuloy na nakaapekto sa nalalabing bahagi pa na ating kapuluan. Na kung saan, ngayong gabi, itong easterlies din ang magdudulot ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkilat at pagkulog, partikular na sa Mekaraga at sa Davao Region.
Pero dito po sa atin sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi pa ng ating kapuluan, mababa po ang tsansa ng mga pag-ulan na inaasahan po natin ngayong gabi at generally maaliwalas po yung ating panahon. Wala tayong minomonitor na LPA o bagyo na posibleng makaapekto sa ating bansa for the next 3 to 5 days. At para po sa magiging lagay na ating panahon bukas, patuloy pa rin ang pag-iral ng amihan. Kaya asahan po natin ang unti-unting pagbaba ng temperatura, lalo na po sa northern at central Luzon area, lalo na po ito sa madaling araw hanggang sa papaumaga. At generally, magiging maulap po ang kalangitan, particular na sa Cagayan Valley at sa Aurora, pati na rin sa ilang areas po ng Cordillera Administrative Region, dala nga po ito ng amihan. Samantalang dito po sa Metro Manila, pati na rin sa Ilocos Region, sa ibang bahagi pa na Central Luzon, pati na rin sa Calabar Zone, bagamat magiging maaliwalas po ating panahon sa umaga hanggang tanghali, ay posible pa rin po tayong makaranas ng mga isolated na mga light rains o yung mga pag-ambon, dala nga po ito ng amihan. Sa bahagi naman po ng Bicol Region, pati na rin sa Mimaropa, sa hapon at sa gabi, posible naman po yung mga isolated rain showers dala ng localized thunderstorm. Temperature na range po natin bukas dito sa Metro Manila ay mula 23 hanggang 32 degrees Celsius, sa Tagaytay 21 to 31 degrees at sa Baguio City naman mula 16 hanggang 23 degrees sa agwat ng temperatura. Sa Lawag, 22 to 31 degrees ay inaasahan natin na magiging agwat ng temperatura bukas. Pero sa Tugigaraw, dahil nga sa amihan, medyo mababa po ang ating temperatura dyan bukas. Maglalaro lamang sa 23 hanggang 28 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Legazpi City, 24 to 31 degrees Celsius. Dumako na po tayo sa Palawan, particular na sa Calayan Islands na kung saan aabot sa 33 degrees ang maximum temperature bukas at 32 degrees naman sa may Puerto Princesa City. Ang buong bahagi naman po ng Kabisayaan bukas ay makakaranas ng maaliwalas na panahon, lalo na po sa umaga hanggang tanghali. Pero ingat po tayo sa hapon at gabi, lalo na sa may Eastern Visayas, dahil posible po sila makaranas ng mga pulupulong mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog, dala nga ito ng Easterlies. Temperature range po natin sa Tacloban bukas, mula 24 hanggang 33 degrees Celsius, samantala sa Iloilo at sa Metro Cebu, aabot lamang sa 31 degrees ang maximum temperature at 26 degrees naman ang minimum temperature sa umaga. Sa bahagi naman po ng Mindanao, wala tayong inaasahan dyan na malawak ang mga pag-ulan bukas at generally magiging maaliwalas po ang panahon natin maghapon. Sa Mikaraga at sa Davao Region, mataas pa rin po ang tsansa ng mga isolated rain showers o yung pulupulong panandali ang buhos ng pag-ulan, dala pa rin ito ng easterlies. Madalas po ito mangyari sa hapon at sa gabi. Temperature range natin sa Cagayan de Oro bukas, mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Metro Davao, 25 to 32 degrees at sa Zamboanga City, may kainitan sa 33 degrees na maximum temperature. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong gale warning na nakataas sa kasalukuyan pero pinag-iingat po natin yung mga maglalayag sa baybayin ng Northern Luzon dahil sa inaasahan po nating moderate to rough o katamtaman hanggang sa maalon na karagatan, dala nga po ito ng amihan. Sa nalalabing bahagi po na ating karagatan, generally magiging banayad hanggang sa tamtaman lamang ang mga pag-alon. Para po sa ating 3-day weather outlook sa mga pangunahing syudad po na ating bansa, particular na dito sa Metro Manila at sa Baguio City, pati na rin sa Legazpi City. Dito po sa Metro Manila at sa Baguio City, over the weekend hanggang Lunes, patuloy po tayong maapektuhan ng amihan. Kaya bahagyang malamig po ang ating temperatura o panahon, lalo na po sa umaga. Pero sa tanghali, mainit pa rin po ang ating maranasan dito sa Metro Manila na kung saan posibleng umabot pa rin sa 32 degrees yung maximum temperature po natin. Ganun din sa Baguio City, malamig sa umaga, nasa 16 degrees pa rin po yung minimum temperature. Pero sa tanghali, nasa around 23 hanggang 24 degrees na yung inaasahan natin na magiging agwat ng temperatura. Pero pagdating po ng Martes, hihina po ulit yung amihan natin. Pero maaliwalas na panahon pa rin po yung inaasahan natin dito sa Kamaynilaan at sa Baguio City. Na kung saan, dito sa Metro Manila, nasa 24 to 31 degrees pa rin yung agwat ng temperatura. At sa Baguio City naman, bahagyang aakyat ang minimum temperature sa 17 degrees at maximum temperature sa 24 degrees Celsius. Sa Legazpi City, kung mapapansin po natin, sa Linggo at sa Lunes ay magiging maulap po ang kalangitan dyan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Ito ay dulot ng shear line. Samantalang pagdating po ng Martes, dahil nga inaasahan natin na bahagyang hihina na po'y amihan, kaya improved weather condition na rin po inaasahan natin sa Legazpi City at mga thunderstorm na lamang po in-expect natin sa hapon at sa gabi. Temperature range natin sa Legazpi City for the next 3 days ay mula 24 hanggang 32 degrees Celsius.
Dumako naman po tayo sa Kabisayaan na kung saan sa Metro Cebu, Iloilo at sa Tacloban, wala ho tayong naasahang malawak ang mapag-ulan for the next 3 days. Kaya maaliwala sa panahon po ating naasahan, lalo na sa umaga hanggang tanghali. At mataas naman po ang chance na mapag-ulan dito sa Tacloban sa hapon at sa gabi. Dala nga po ito ng Easterlies. Temperature range natin sa Metro Cebu for the next 3 days ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Iloilo naman, mula 25 hanggang 32 degrees din po yung inaasahan natin magiging agot ng temperatura. At sa Tacloban naman, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Dumako na po tayo sa bahagi ng Mindanao na kung saan generally fair weather condition din po yung ating inaasahan dito sa Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City. Wala po tayong inaasahan dyan na makakaapekto na weather system, kaya generally fair weather condition po yung ating inaasahan. Mataas din po ang chance ng mga thunderstorm sa hapon at sa gabi sa Metro Davao pati na rin sa Caraga. Na kung saan temperature range po natin for the next 3 days sa Metro Davao ay mula 24 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman 23 to 32 degrees at sa Zamboanga City may kainitan din po na kung saan aabot sa 34 degrees ang pinakamainit na temperatura. At ang araw po natin dito sa Metro Manila ay lulubog sa gap na 6:05 ng gabi at muli po ito sisikat bukas na 6:08 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring i-like at i-follow po kami sa aming social media account sa DOST_Pag-asa at bisitahin ang aming website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan po yung latest natin dito sa Weather Forecasting Center. Ako po si Anna Cloren Horda. Magandang hapon at Happy International Women's Day! Energy Weather Report! Noche de Ronda! Noche de Ronda. Alas 6:27 itong ganun yung oras. Thank you so much kay DOST, Pag-asa Weather Forecaster, Miss Anna Cloren Horda. And so be it, ha? Happy International Women's Month. Noche de Ronda. Katanan nato niya mga kababayanhan, nanay ta, misis ta, mga igmang hudta nga mga babayi. Ha, inyo rubugan nga ra. Happy, happy International Women's Month. Alas 6:28 sa tanong karoon niya oras, by the way, mga kasama. Oras! Hatod katon sa Kalwan. Itdok alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Magdok alternatibo na. Reminder, by the way, sa mga nagailintra sa MX3 pabugas promo nga na 2024. Again, daamon nga drop box. O may drop box, iya ka mon sa station, ha? Office hours, agto ka mo, ihugugin nyo nga mga entries. Again, MX3, pabugas-bugas promo 2024, may drop box niya sa station. Hindi ka mo magtagang, ha, mga kasimanwa, sa Rua Avenue, corner Acevedo Street, Poblasyon, Calibuanglan. Sa ito niya pagpanumbalik, na ano baga by the way, rong accomplishment? Ha, it naman siya, Municipal Police Station, naton given niya ko last week nga to. Nasayuran naton nga iba gumandong officer in charge. Si Police Captain Ronald or Raymond, ha? Ano, sorry. Katagang ako. Si Police Captain Cesar. Nakatog-atong ilong. May mga changes nga naobserbahan kita sa aton nga Municipal Police Station. Ito man siya. Pero aton yung mga istorya tayo doon na instead it anda karon nga Acting Chief of Police. Si Deputy naton, Police Executive Master Sergeant Irene Tuos. O, sa ato niya pagpanumbalik, mga kasimano, mga ayok at tatandang man niya community engagement. Apisar nga bag-orong aton nga leader, it naman siya PNP Station, mga kasimano. Mga pagpanamiyaw ninyo, dugangin niyo pa una. Mga mensahe niyo, butang na sa comment section at aton nga live stream. Ito nandun pagpanumbalikan ito, mga kasimano, pagkatapos gila, mga bilang mga reminders. Mga bye! Hugat-hugat siya ka muna! Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagpabago sa kanyang buhay. Hello, simuli pa Batangas. 27 po. Ako po yung nag-text sa inyo. Dala ko po yung may dalawang buko sa magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rice cook, pinapatika po ako sa doktor, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na lalit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay,
tuloy-tuloy pa rin ako ng Panginoon, ng Panginoon ng Nais ko. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng Nais ko. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa paniginom ko ng Nais ko. Na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dingin. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide. Sana all pwede magpadala sa bank kahit weekend. No more sana all. Dahil sa Sabana Lumiere, pwede all. Pwede magpadala ng money to over 50 bank partners at kung bank that member ang banko mo, pwede mag-withdraw sa over 3,000 Sabana Lumiere branches nationwide. Dahil dito, pwede all. Partnership with Sabana Lumiere Bank. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Life Extension Vitamin D3. Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nag-remake nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumalim po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po. Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Mabibili sa mga butika. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ng impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Pumakal sa mga butika. Whirlpool Appliances brings you a new era of home living where we are all about sensing what matters. Elevating your lifestyle has never been easier. From Whirlpool washers that adapt to your laundry needs, to refrigerators that extend the freshness of your food items. As an American pride for over 110 years, Whirlpool is dedicated to creating innovations that truly matter. Experience the Whirlpool Sixth Sense innovation. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. DTX 500 ang sapat sa diabetes. Bangod ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapampakot sang imo mga ugat. Sa DTX 500, malikawan ang pagkabulag, pagkabutod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Gali sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Working is fun if you have colleagues who treat you as a family. We do work and enjoy our coffee together. Sa kape, we only choose the low-acid, kag-high source ng vitamin C and calcium ng MX3 coffee. Kapartner man sini ang MX3 capsule, cholesterol, and fat-free, gani, masaligan. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Mildy Pantinos, kag-believe ako sa MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Welcome mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro para sa Kwentong MX3. Kasama ko si Raul Medianero, 64 years old, taga Palawan, isang businessman at 10 years niya nang gamit ang MX3 capsule.
Kamusta po kayo, Tito Raul? Opo, may meron ko small security agency. Actually, nung nag-aaral pa ako, sir, security guard ako. Nung nagka-graduate ako, yun na naisip ko na mag-business ng security agency. Until now, sir, 30 years na po ako nag-security agency. Ano ba yung kailangan mong qualities para maging security? Kailangan ba lagi kang alerto? Kailangan malakas pangangatawan mo? Opo, sir. Kailangan pag security ka talaga, lagi kang alerto talaga. Ang number one dyan, supervise sa mga tao pag may security agency ka. Mm-mm. Para yung mga tao mo laging alerto sa mga, siyempre ang responsibility. Pero paano mo na ba na-discover tong MX3? Nung napunta kami ni Miss sa Manila, nagkabasa ako dun sa, may mga kwan sa aeroplano, yung basahin dyan. Nakikita ko yung mga artista, parang ganda ito ah. I-try ko nga ito. Doon ako nagsimula. So, pagsimula ko, parang okay ito ah. Tuloy-tuloy ko na talaga. At saka okay ang katawan ko. Simula nung, nung nagtiya ko na yung MX3 ako, mayroon pa sinungaling eh. Pero, ano yung mga, sa tingin mo talaga ang laking pagbabagong? Malaking pagbabago. Ano yung mga yun? Sige. Sa resistensya talaga, sir. Halos hindi ka mapapagod. Sa umaga, pagising ko na lasing ko niyan, MX3 agad ako niyan. Okay. Tapos alam na MX3 ulit. Tuloy-tuloy trabaho ko niyan. Kahit ano kung anong ginagawa ko sa bahay. Okay. Mag-exercise, tuloy-tuloy yan. Nangihina ako, sir, pag walang MX3. Hindi iba ang pakiramdam ko. Hindi, pwede hindi ako bilan ng MX3. Talagang binibilan ako yung buy box. With coffee yun eh. Bili ka ng bak, may kasamang kape na 10. Umiinom ka rin ng kape? Araw-araw na kape. Mas pastor pa. Pag nag-meeting kami siya, madala akong MX3, dalawa talaga yan. Inom kami ng kape niya. Yung MX3, basta akong meeting kami sa church. Ibang kape pa na inom ko, hindi ako makatulog magdamag halos. Yung 3-in-1, hindi ako makatulog noon. Pero ang MX3 gamitin ko, talaga wala akong problema. Ikaw, paano mo i-describe yung MX3 capsule sa buhay mo? Effective talaga sa buhay ko ang MX3. Parang kumbaga sa ano, buhay ko ng MX3 capsule. Parang hindi ako mabuhay pag walang MX3 capsule ako. Mahina at saka pang, siyempre, may senior na tayo. Mm-mm-mm. Medyo iba na yung pakiramdam. Pero pag nag-inom ako MX3, parang 33 years old eh, kumbaga. Parang kondisyon na palagi, sir. Binata yung pakiramdam ba? So ikaw, Tito Raul, anong gusto mong ibigay na payo sa mga katulad mo rin medyo papunta na sa ganyang edad? Ang payo ko lang sa mga kasenior ko, totoo lang, ang MX3 capsule talagang proven na talaga sa katawan ko talaga. So try nyo, talagang makikita nyo sinasabi ko sa inyo. Ayan, maraming salamat po. Siyempre, ang ating kakwentuhan dito sa kwentong MX3, siyempre si Raul Medianero. 10 years nang gumagamit ng MX3 capsule and coffee. MX3, dito ako believe. Uy, si Gold Eagle ka panawan. Ano plano? Relax! Tsakto, tapos na ubra. Pwede na mag... Relax! Condition kagit firme ba? Ano yung masikreto? Relax! Gold Eagle Beer, suwabi nga pang relax. Subong, mas ginpanamit kontra sa nagligad nga formulation. Paumpaw sa masarangan nga bili. Namit nga pampakondisyon para buwas. Eagle, kuhay pa ko isa. Relax! Pasadyaha ang pag-relax. Sa Gold Eagle Beer. Drink responsibly. 33 pesos SRP lang ang 320 ml kag 97 pesos SRP lang ang King. Abot kayagid ang Gold Eagle Beer. Bakal na. Drink responsibly. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nabatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa. DTX. Coffee Mix. Mga butik. D3 Bio. Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. My family history ba na kamuos ang diabetes? Mag-DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Yan agapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Efectivo. Aramis DDX 500. Allen's Mart and Allen Merchandising. Mga suki! May balik promo na sa Allen Merchandising and Allen's Mart. Pabugas-bugas sa gihapon lang kita. Raffle promo.
sa Allen Smart ag Allen Merchandising kamo mangumpra ag may raffle ticket promo ka na. Magadaog kagun, buenas paraing baraka. Sa gihapon, mga suki, abanti na. 50 kasako nga bugas, winner ka. Allen Merchandising and Allen Smart, nagapanubo kami kumukamu pinagabi. Pabugas-bugas sa gihapon gang kita. Raffle promo! For DTI Fair Trade Permit Number RVI-AKL-02-010 Series of 2024. Pananakit ng ulo at pagkahilo. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo. Ganda ang epekto nito sa akin. Dati nahihilo ako, masakit ang ulo ko. Pag ako'y nagamit nito, nawawala ang sakit ng ulo ko, ang hilo. Para mabilis na mabilis, ang sarap ng pakaramdam. Pero sa Linda Potestades. Nueva, naipitibong nakakatulong ang Doc Alternativo. Sa Kalibo, Aklan, matatagpuan sa 1214J Magno Street Poblasyon, Kalibo, Aklan, malapit sa Oyotorong Talipapa. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Noche de Ronda! Padayon ka mga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Proud member of the KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Noche de Ronda. Balik kita mga kasimanwa sa ato nyo pagpangalagad again sa palatuntunan. No, sir! The Ronda! Balik-balikan tabi anay mga pagpanamiyaw natin. Bosa, gamat gid nga abo, ha? Si kasimanwang Erlina Ligaspi nagpamati man ka ton habang nagagaha imauna itgang kuga. Kasimanwang Brad Jonald Tanupan Dalida, good evening, ha? At sa lahat ng mga taga San Isidro, Tagbilaran, City, Bohol, God bless you all. Take care din. Noche de Ronda. Papangski Art Gregorio, good evening, Kasmalbert. God bless. Hamat man kay muuna. No, bahay pa alin hay na yang dali lang aton nga alumni ho, maka magkita gid kita kara, ag maka tawag kara, makapasundayag man kita to. Tao kon may kwan ho, may Miss Gay baga nga mga literal ang gagakirong kontestan, maintra gid ako ag. Kon makaintra ko ag magdaog ako, maulit dayon ako after. Sige. Para in Troy Talapian and family, good evening again sa mga taga-Islat Boracay, ha, sa amat nga abo. Kasimanwang Rosario Yekla Matera, good evening man. Noche de Ronda. Partner, good evening man. Michael Belenoy Basulina and family sa mga taga-Laging Banwa West, no man siya aklan sa amat gid. Kaitay Aye, Sir Aye, coaching and family, good evening man. Alas 6:43 sa ton karon nga oras, nagpasalamat kita sa kahigayunan, no? Ngagin tao katon, it no man siya PNP. Ma-interview taman ang dakaroon nga Deputy Chief, no? No other than Police Executive Master Sergeant Irene Tuos, no? Yan ang makaroon sa piyak nga linya. Ma'am, good evening. Live ka na makaroon sa Noche de Ronda program with yours truly, kasi manwang Malbert Dalida. Ma'am, we do believe, apesar nga bago pa man aton nga kwan, aton nga officer in charge, no? It naman siya PNP, kita naton, may pila naman ka mga changes nga hindi kami mapunggan, syempre bago naman nga administrasyon, no. Diretso sa gihapon aton nga mga community engagements, aton nga mga community outreach program. Pwede naton ma'am mahibaluan kung ano pinaka recent naton nga mga community engagement, ma'am, go ahead. Yes sir, good evening. Una sa tanan, nagapanglamyaw gid ako sa tanan nga tagpalamati sa inyo istasyon sir, sa imo kasi manwang Malbert, sa Amon Provincial Director, Police Colonel Victorino Iri Manilios Jr., sa amon Officer in Charge, Police Captain Ronald S. Cesar, kag sa tanan nga mga numan siya hanon. Ang amon nga mga community engagement accomplishments amo ang mga masunod. Una, sa March 4, 2024, during the kick-off ceremony of National Women's Month Celebration sa Aklan Police Provincial Office,
with a team lipunang patas sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan, patunayan, ang Numansia Municipal Police Station nakakuha sang award for the successful manhunt operation in a campaign against wanted person na nagresulta sa pag-aresto sang wanted person for violation of qualified theft nga may piyansa nga 30,000 pesos. Okay. So, mga masunod, ang operation conducted against illegal cockfighting sang February 29, 2024, mga alas 4:30 sa hapon. Nagresulta sa pag-aresto sang duwa ka suspitsado na nadakpan sila sa akto nga pag-engage sa illegal cockfighting or locally known as pauwak. Yan, sa barangay Kamansi, no? Norte, naman siya Aklan. Ayun, yes, sir. Oo, nadumduman ko na. No? Nakabail to, ma'am, by the way, ang sa cockfighting na, no? Yes, sir. Nakabail na sila, sir. Oo. Bali, sang March 1 sila nakabail, sir, with the 36,000 each, sir. Wow, okay. So, tanan nga inatanan, ma'am, mga literal nga accomplishments ang aton nga naman siya PNP. Sige, ma'am, dugang pagid, abi. Yes, sir. Tapos, may ari man kami diri, sir, nga may deposited firearm with expired license and LTAP, sir. Ah, okay. Sang March 6 lang, sir. Oh, so deposited man siya, ma'am, about sa lingon ng kwan lang. Deposited lang iya. Ayan. Expired lang, sir, ang iya nga, sir, nga license and the LTAP. Oh, ba, very good. Kay apisar nga ang iba, abis sila, ma'am, it could be na hadlok, nagatagi na tago-tago lang nila. Oo. Mayadgid kay ang iba naton yung mga kasimanwa, mahambal naton nga indeed, they are responsible enough. Kaya ba, naintindihan nila ilang limitations, naintindihan nila ilang responsibilidad. Kagkon expire na, i-deposit na lang gid, ma'am, no? Kaga, siyempre, ma'am, sa sina nga sitwasyon, wala dapat sang kahadlokan aton yung mga gun holders. Dapat mag-coordinate lang sila, mag-prangka sila nga, abi, amon ng sitwasyon sang akon nga pusil o armas, abi, no? Para nga at least, hindi man nila magamit, ma'am, ah. Mas mayat gina nga i-deposit na lang, anay. Until such time nga, ma, kompleto na nila. Yun, marinyo na nila. Okay. Yes, sir. Sige. May window lang, ma'am. Ano nga kalibre ito, ma'am? Bisan confidential ang pangalan. Ano nga kasis ang baril ito? Bali, caliber 7.62 rifle, CZ. Wow, okay. Sige. Yeah, sige, ma'am. Very good, good, ma'am, no? At least, so, bali, ara, sa custody natin inang baril, ma'am, or sa kwan? Yes, sir. Sa custody lang din rin naman, sir. Wala na. Ibalik. Wala, sir. Ibalik man ni siya, sir, kung ma-renew ng iyang license kag LTAP, sir. No need na, ma'am, nga i-deposit sa Aklan PPO mismo, bisan dira na lang sa aton. Wala naman, sir. Diri lang sa Maple Station, sir. Sige, ma'am. Dugang pagid, ma'am. Kung may ara pagid, bobe rigod. Tapos, sir, kay every, gaano man kami, abi, sir, ang galibot kami sa mga firearm holders, sir, kag ginarimagid sila namon, sir, nga kung expire ang ilang license, o kung LTAP, i-deposit nila diri sa Amon Police Station ang ilang mga armas, sir. Oo. Ina, ma'am, of course, presumption natin isa mga identified lang natin. Kaya man, siyempre, kung mga may ara kita, identified, quote and unquote, nga mga wala gadya sa mga papeles, amuna na yung mga tulutukhang natin, ma'am, no? Yes, sir. Ang campaign against loose firearms, sir. Oo. Kaya hindi na nila ihulaton nga isearch warrant pa sila. Yes, sir. Maging na, sir. sir, kinala ni deposit kinilata ni diri sir sa police station, sir. Pero in fairness, abi, ang ground man sang ginatawag naton nga pag-serve sang SW o search warrant is kung may mag-complain kontra sa ila. Yes, sir. Ayun, okay. Sige, ma'am, kung may ara pagid para nga makapamangkot ako dugang or makahingyo kita sang panawagan para sa aton yung mga gun holders nila dira no sa Banua it naman siya para nga magsuporta gid sa campaign naton kontra sa loose firearms or sa mga firearms natin ngayon, ma'am. Sige, ma'am, go ahead. Ano pang dugang natin accomplishment, by the yes, way? Yes, sir. Tapos, sir, ang sa in reconnection man sa Women's National Women's yan. Month celebration, sir. Oo. Sang March 4, 2024, in coordination and partnership with the BFP, Penro, Menro, St. Joseph Parish Seminarians, Tanod, Barangay Council, Bantay Dagat, nag-conduct sa kami sang mangrove planting sa Kamansi Norte, sir. Very good, ha? Grabe nga kapisan sa aton nga naman siya pinpik. And of course, ma'am, no, sa inyo nga nga effort, tanan-tanan, ginapakita naton sa community, nga nga aton yung mga kapulisan, hindi lang taga-uyat po sila, taga-dakop sang kriminal, taga-control sang traffic, kundi may literal kita nga community engagement, ginapakita naton aton nga pagiging makakalikasan, maka-Diyos, maka... kung ano pag idala makatao yan okay sige yes, congratulations sir. Ma'am ha ang ina yes, nga sir. mga environment related nga ma'am basi gusto naton nga sa subong nga pang-orason no i-grab naton oportunidad mag-invite kita bidira sa iba naton yung mga numansyahanon nga gusto nga mag
upod abi sa inyo sa mga triplanting na pwede man niya ma'am, no? Hindi lang niya para pwede sa mga pulis natin. Ayan. Sige, yes, ma'am, abi. Sir. Pwede git, sir, sa mga community, sir. Mm-hmm. Oo. Sige, ma'am. Tapos sa iban niya mga sponsor, sa iban niya mga organization, sir. Oo, mga NGO. Na-invited na mo, no? Na-invited na mo nga mag partnership sa naman siya, municipal police station, pwede git sila ka upod sa amon nga mag kandak sa mga triplanting or mangrove planting. Ayan, gagama namin ng activity para nga ma-conserve na ito ng ating mga mangroves area sa Maynuman siya. Oo, yes, sige. Sir. Pwede ba ma'am, may dugang pa kita ng accomplishment? Sige, go ahead. Tapos, sir, kang kaina, sir, mga kang kaina, sang udto, sir, nagkanda kami sang pulong-pulong sa Barangay Kamansi Norte sa Kamansi Norte Elementary School, sir. Mm-hmm. Sa mga pupils kag sa mga parents, sir. Very good, good, no? Okay, sige, anong mong kaundan? Anong ato mga topic, ma'am? Sir, mga topic, mga layi regarding sa women and children, sir. Sige, ma'am, sorry, good. Pinanghati. Tapos, Okay, sige, ma'am, proceed. Namun, sir, makakandak naman kami isang pulong-pulong sa tanan yung mga barangays ang Numansia Aklan, 17 barangays, na muman topic namun, yapon, sir, regarding sa mga layi para sa mga kababaihan kag mga kabataan. Subong man, sir, ang kandak man kami isang pulong-pulong pagid sa mga iban, pagid nga, mga elementary schools and high school diri sa Numansia, sir. Kag sa during the barangay assembly sa tanan nga mga barangay sa Numansia, maano man kami sir, makadto man kami sa ila respective mga barangay kag magkandak man sir sang pulong-pulong sir. Ano ma'am, if ever nga barangay ang una nga mga kandak makaron itkuan ita barangay assembly, quarterly na, no? Oh, quarterly, sir. Wala pa sila, sir. Abis ang naging hatagid nga schedule pa. Ngayon nahulat pa naman, sir. Okay. Sige, ma'am. Thank you very much, oh. Muna na, sir. Tanan-tanan naman, sir, yung mga activities, sir. Sige, ma'am. Sa dito, kainang gin-mention na kung kainang parte sa mga gun holders. Sige, dugang natin yung panawagan sila, ma'am, sa mga nagpamati. Oo, go ahead, ma'am, para nga ma-encourage pagin natin ng iba natin yung mga gun holders na magsabas natin yung panawagan. Sige, ma'am. Ginapanawagan man naman sa tanan yung mga gun holders. Nga kung may expire na ka mga lisensya, kag license to only possess firearm, ginaingan yung gika mo namun nga i-deposit ninyo dari sa Numansia Municipal Police Station ang inyong mga armas. Kung ma-renew na ninyo ang inyong lisensya, firearm license and LTAP, pwede gininyo dari i-kwaon man sa police station. Oo, sige ma'am, dugang clarification by the way sa sina nga sistema, ano ang mas mayad kay man, we do believe kung magdala ka armas nga wala lisensya or expire, illegal man na gyapon, no? Anong himuon siya na, ma'am? Kamo mismo nga kadto sa ila or ano, kay man bawal man na dalon? Yes, sir. Ang sa amon, yes, sir, may mga record kami dari kung sino ang may mga registered firearms nga na-expire na, sir. Oo. So ginakatuan ginamon sila sa ilang mga pamalay, sir, kag remind sila namon nga pwede i-deposit nila diri sa police station. Kag i-renew ginilang ilang mga license, sir. Wow, klaro pa kay Recto. Sige. Ma'am, Police Executive Master Sergeant Irene, no, by the way, dugang na lang ang pamangkot, may nag-query laman. Previous mong assignment, ma'am, diin, ma'am, before ang naman siya PNP? Ang previous ko, sir, nga assignment, sir, is in Tubungan Municipal Police Station, sir. Sa Tubungan, Iloilo, sir. Okay, sige. So, for now, ikaw sa naman siya PNP, ang Deputy COP na mundira. Yes, sir. Okay, sige. Police Executive Master Sergeant Irene Tuos, madam mo, okay, salamat, ma'am, ang Deputy COP at naman siya PNP sa oras ng ginpahulam ni Mukamon. Iya sa Noche de Ronda sa 107.7 Energy Calibo. Ma'am, thank you so much again and good evening. Sa liwat, nagpasalamat man kami sa kahigayunan na ginhatag mo sa amon, Kasimanuang Malbert. Kaglauman ninyo nga ang inyong kapulisan sa Numansia Municipal Police Station, padayon nga magaservisyo. Base sa mandato sa amon PNP Chief, nga si Police General Benjamin C. Acorda Jr., sir. Sige, ma'am, salamat, Gate. Good evening. Noche de Ronda! Noche de Ronda. Alas 6:54 aton karon nga oras. Thank you so much again na kay Police Executive Master Sergeant Irene Tuos, ang Deputy COP at Numansia PNP. Good evening man, of course, kay Officer in Charge naton diyan kay Police Captain Cesar. Sa tanan niya mga personnel na at Numansia PNP. Good evening gid kinyo tanan-tanan. O
Standby man ka mo, by the way, sa evening draw at PCSO Small Town Lottery Aklan, ha? Reminder na tundugang, by the way, sa mga nag-entra, gusto nga mag-entra, sa mga dapat gid mag-entra sa MX3 Pabugas-Bugas Promo 2024. May drop box kami iya, ha? Siin nga ni Amon nga station? Siin yung nga station ngaroon kasi manuang Malbert niya kalbo? Adlaw-adlaw namon niya gina-remind ron. Kami mga kasimanwa, iya sa Broadcast Center, of course, sa Ruas Avenue, corner Acevedo Street, Poblacion, Calibo, Aklan. Hugog ninyo inyo karo niya mga dropbox, sa amon nga dropbox, I should say, inyo karo niya mga entries. And of course, advance congratulations na lang sa magadaog. Lucha! Yakman patarubugas makaron, ha? Medyo may nugbaka kay kunwabi. Malin, mabaligya kat illegal drug. Manakaw kat manok ng inugbugang. Ha, makatay ka una ita baka ko ibang tao tapos baligya mo. Badron, ha? Badron. Again, ha? Drop box na para sa MX3 pabugas-bugas mga kasimanwa. Ihuwag ninyo yung mga entries sa iya sa amon yung broadcast center. May chance pa ka mong makapapicture sa mga ginaidulo ninyo ng mga taga-Energy FM Kalibo. Halimbawa, so yun nyo, sino ba man na si kasi manuang Erjan Tana Puerte nga na? Sino si kasi manuang Mahaleya? Sino si kasi manuang Sia Corte? Ayaw tanin niya akong pag-i-include di karun. Nahuya takon man ito at man magpa-selfie-selfie. Ay daon takoy bukol. Na blessing mo taka na kunday ang ra. Alas 6:57 aton karon nga oras, by the way, ha. Hopefully maabot man naton aton nga taga National Irrigation Administration na kay inato nag coordinate kita. Para nga ni nga ma-interview naton. Bukod man kita hambay naton gid baga nga kwan nga gagasala gid kita. Ay may mga options pa man. Kun di naton maabot makarang gabi na aga sa prangkahan program Saturday edition kita. Nano, by the way, sin ora tong nadakpan sa bypass operation iya kay ina sa may area Uyo Toronho. Dayang nga hapon. Nanorong reaction it pamilya, syempre gain gilang rubuot. Nano man, by the way, rong reaction at community. Aton yung mga kalibunhon people. Ay, siyempre, may mga makarayang nga nga mga ginahimu nga tigang. Aton yung mga kapulisan sa pagtapna at pagbinaligya at illegal nga nga mga droga. Lipay baga kita dahil ginaubra ko mga pulis at ang trabaandang nga trabaho? Or awayo naton santa? I-challenge naton santa? Abo ko natambangan nag-aapin kita ro ginaapinan tanaton do tama ag minatuod yang. Ay na ano obrahon mo halimbawa kun sa imong pagpati gin sakit do imong miyembro pamilya in kaso por kaso nga madakpan sa bypass operation. Kun sa imong pagpati gin tamnan imo ot ebidensya nanor imong nga obrahon. Rapitolpo in action. Siyempre, in fairness ay, ha? Inyo mataron niya kinamatarong ay kunwa kamot believe sa media ya sa aklan ay base kon inyo mat ang gusto in fairness ay puro lang ta naman greeting. Sige lang wa mat problema ron kon inyo taron niya kuan gusto. Makakita nganit magawaay agi sapding ka rapitol po in action. Pero kon guwapo nga ni mag-iping game mo ay agasap din ka, ay wa man na ginahungdaro. Sige na, api na mo, tinuslok yung buli ngon, masairan mo. Tana na lang hagos yung mga pa-victim effect, una-un sa mentalidad, tabo kon man itan. Yan na mabudlay, ha? Sometimes indeed life is so unfair. Kung gawain nga ni, rapid tool po in action. Kung gwapo nga ni Iggy Sapding, di ba kasi manwang Benzimahi partner, sir?
Anot, anon, ah. Ay, mo man ako nahungnan. Oh, na-met all po enak nyo na yun. O, dali agad, importo alas 7 at karong yung oras. Ha, stand by, a good luck sa mga nagtagaya para sa evening draw. PCSO, Small Town Latreya Club, mga kasimanwa. Small Town Lottery, STL 7 PM draw, brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated, STL 7 PM draw. This is in partnership with Great Line Gaming Ventures Incorporated. We thank you for your continual support for patronizing PCSO products. Please be reminded that every day we have two chances of winnings, that is 2 PM and 7 PM. The result for our 7 PM draw is only for the province of Aklan. For those who have just tuned in to our FB Live, we would like to inform you that we have just conducted a series of activities for our pre-draw proceedings, and now we are ready for the actual draw. May we ask our AAC representative to give the official go signal? Okay, may go signal yun kita rin sa mga AAC representative. Aklan, this is a small town lottery. I'm ready for our first winning number. I'm ready for a second winning number. Number 34, numero 34. Our official winning numbers for our 7 PM draw this March 8, 2024 are numbers 32 and number. Dos minutos makaliga, draw oras, it alas 7, mga kasimanwa. There you go, evening draw result, it PCS o Small Town Lottery Aklan. Recap naton mga kasimanwa para sa benepisyo, ito wa makapamati, wa makasubaybay. Sana sambitan karon nga live draw. Again, no mga winning combinations for tonight. Thirty-two and 34. 32 and 34. Sa tama nga pagbasunod, of course. 32 and 34 in exact order, mga kasimanwa. So again, do yun karon dong evening draw result at PCS o Small Town na Tariaklan. Hatod Bancaton, of course. Great Lion Gaming Ventures Incorporated. Rosolo nga lihiti mong partner at PCS o for Small Town Lottery Aklan. Sa mga napierte, sa mga wa magdaog, sa mga literal nga nagsunggon, better luck next time. Sa konsino man yung nakabudet, dahil karang gabi ng combination, makarang gabi March 8, 2024 evening draw. With the winning combinations 32 and 34. Congratulations, mga kasimanwa. Yehey! Small Town Lottery, STL 7 PM draw, brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated, STL 7 PM draw. Lucha de Ronda. 4 minutos makaligad sa oras itala 7. Of course, oras atod gaton sa kaalwan ni Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas, mag Doc Alternativo na. Kabago naton ni Salang ro aton nga short interview kay Police Lieutenant Colonel Ricky Buntugon, Acting Chief of Police it daya karang kalibo PNP. Tanan kita hagos karano, especially sa amon yung mga kaidaran nga rin kasi Manuang Marlo. Ang mahilig kami sa anime. Ba, wayaki. Rong creator baga, dayang kwanho. Dragon Ball Z. Ay ki nagtaliwan yun sa piyak nga kinabuhi. Sa edad nga, pilato kayo na 68. Ang bata pat ano. Si
68 years old. Ano gani ang pangagan ka tuman? Ato, so yun, creator it Dragon Ball series, pumanaw na sa edad na 68. Ano na nga, kwan ka ra? Nang pangagan ka raman, dali yan. Si Toriyama, ha? Obo, best-selling Japanese manga series na Dragon Ball Z na si Akira Toriyama. O ano patagali na nagtaliwan pa imong karanakwan, no? O, sa mga wagang kasayon. Gohan, bilisan mo ng pag-iinsayo! Kamehame! Puhay! Ata sa kwan mata sa nayang mga ghost fighters nga raho. O dali ang kid, 6 minutos makaligad sa oras itala 7 mga kasimanwa. Play anay naton dong matag-udyang nga interview naton kay na kay Police Lieutenant Colonel Ricky Buntogon sa natabo nga Baybas Operation kay nangarang hapon mga kasimanwa. Sir, good afternoon. Congratulations by the way sa dekara nga Baybas Operation. Pero subject nga na sir naton, sino nga nira? Lado nga subject kayo na. Sige. Francis Jan. Francis Jan. Oh, Gantaan. Ala pa dito, sir? Gantaan. Gantaan. Francis Jan Gantaan. Okay. Aron gali sa anang tato, no? Gantaan. Gantaan. Pala idan na karasel taga sa Inmora? 28 taga yan sa Yotorong. Ay, taga Yotorong man. No? Dati man ano. Ah, okay. Dati man niya, Kurindiri. Oh, okay. Mga anong year na sir kung buot? 2016. Galing hararo masubo sir, no? Na monitor pata naton da. Oo, oh, matulog gabi mo sa mga previews nato niya. Ay, so, okay, okay. Oo. Oh. So, galing pamalibad mo tayo, sir, sa mga recover ka na. Normal lang man da, sir, no? Yan eh, oo, sige. Anak ka na, sir, ng mga kwan, sa monitoring na ton again, ilang months kalibo, anak ka na ng mga nababaligyaan? Yung mga ka, on low last year, sige, patramo ka na monitoring ako. Oo, oo. Yung tayaro niya, tetihan ka na, continuous na, siyempre, yung mga previous na itong nadagpan. Oo, oo. Oo, oo. Yung ilo manimoro, mga source ko yung ginagamit. Ay, source. Okay. Ang mabot na, sir, no? Sa input, akara, anang ka mga street value, sir, po, ano, recover na ito ng karama, estimate, so mga 3,000. Okay. Of course, halatanganin, no? Sige, dali lang mga kasimanwa. May ginakuan pa si Sir Ricky. For initially, gani, ato information na ito nga ng buong mga kasimanwa. No? Dati manda nga, surrender eh, ba, 2016, ang daya karang sa monitoring again, ay na kuan man limoran natunugan sa mga informations nga ni, no? Harondo sistema ay nayang sigit gihapon do ana karon yung pagbaligya apisar nga kainan nabutan nyo man, no, hugot karaan nga pagpamalibad ngani nga ano ta man nga diretso actually, no, kung ana ra nga ako ono indi sa korte. Noche de ronda. Oh, 9 minutos makaligad sa oras at alas 7. Tagod nga interview naton kay na kay Police Lieutenant Colonel Ricky Buntogon at aton nga kalibu PNP mga kasimanwa. Francis Jan Gantaan, 28 anyos, taga Yutorong man. Na-recover sa nakaroon nga posisyon. Tatlong ka-suspected siya po mga kasimanwa. 9 minutos makaligad sa oras itala 7 mga kasimanwa. Hindi mga pagpanamiyaw dugang. Mga mensahe ninyong igapadaga sa aton karon niya live stream. Tanan-tanan doon mga kasimanwa. Panumbalikan ta. Pagkatapos gila mang bilang ka mga reminders. Mga bay, hugat-hugat siya ka muna. Lucha de Ronda.
Ako si Jonalee Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user bilang homemaker and part-time mompreneur. I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahanglan mangin healthy para sa akon pamilya. With proper diet and exercise, kaupod ang MX3 capsule, tunay natural original. Masaligan ko gid. Mabudlay ang adlaw-adlaw nga ulo brown pero sa kadabog taw nga mayo ang lawas. Miracle indeed. Gani kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F Fulvic Minerals, food for the cell. Ang Fulvic Mineral is the best sa akin kasi lahat dala niya. Sugat, bukol, high blood, lahat-lahat na nga ba? Dala niya lahat, pangpalakas at saka lahat na sugat at saka ano. Kaya niya gamutin. Saglit lang, dalawang, tatlong oras, ayos na. Brother Ramon Servidad, 62 years old. Kuweba, naipitibong nakakatulong ang dong alternatibo. Sa Kalibo, Aklan, matatagpuan sa 1214J Magno Street Poblasyon, Kalibo, Aklan, malapit sa Oyotorong, Talipapa. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Rock Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Whirlpool Appliances brings you a new era of home living, where we are all about sensing what matters. Elevating your lifestyle has never been easier. From Whirlpool washers that adapt to your laundry needs, to refrigerators that extend the freshness of your food items. As an American pride for over 110 years, Whirlpool is dedicated to creating innovations that truly matter. Experience the Whirlpool Sixth Sense innovation. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Sunrise. Pakinggan ang testimonya ng isang kababayan nating hindi na dati nakakalakad. Inmed ako. Aklan, Makato. Pinasukan ako ng stress sa katawan. Halos hindi na ako makatayo. Nanginginig yung katawan ko. Araw lumalabo yung paningin ko. Gumagapang na lang ako. Panig yung mga tuhod ko. Yung husband ko, naalala niya na pakinggan namin lagi yung ano nyo, Sunrise Coffee. Yun lang, pagkabukasan, bumili siya. Tapos inumpisan ko na ng inom. Ngayon, nakakarecover na ako. Dahil sa Rice Coffee, naka-8 bucks na nga ako eh. Usa na nga ako nakakarating. Lumililaw na unti-unti rin yung mata ko. Nagpapasalamat nga ako sa produktong yan eh. Na-discovery niyo yung ganyan para sa mga mahirap. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na. Nationwide. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Life Extension Vitamin D3. Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili DTX Coffee Mix. Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio with Visio. Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabaka sa mga butika. Sa inyo na pag-uli sa Aklan, magsakay sa pinakabag-ong nga barko, Rostarlight Ferries Incorporated. Rostarlight Ferries Incorporated. May biyahe adlaw-adlaw, halin Batangas, paagto sa Katiklan. Kada alas 7:30 agahon, aghasta alas 7:30 gabi. Starlight Ferries Incorporated. Nagabiyahe man halin sa Katiklan, paagto sa Batangas. Kada alas 7:30 agahon, ag alas 7:30 gabi. Starlight Ferries Incorporated.
malimpyo, madasig, komportable. Agwa man kamo itahawagan, tungod nga ihatod kamo sa inyong mga probinsya, mangod bay mga biyahe man sa Calapan, Rojas Mindoro, Udyungan Romblon, San Agustin Romblon, Romblon Romblon, Magdiwang Romblon, Rojas City Capiz, Cebu City, Surigao, Nasipit, Agdapitan. Ngani mga kasimanwa, hindi won magdaywa-daywa pa. Magpabukwon it inyong tiket makaroon. Para sa dugang kasayuran, mag-contact sa 0956-308-2407 o bisitahon roon ng Facebook page at Starlight Ferries Incorporated. We sail, we ship, we serve. Mataas pala ang ibublood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa ibublood sugar. DTX 500. Sa likas. Epic tibo. DTX 500. DTX Coffee Mix. Leslie Katay. Mahiligit ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man kuslim. Kami arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabaka sa mga butika. Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. Noche de Ronda. Padayon kamo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Noche de Ronda. Sa pinali ng kitang kapurusyon, mga kasiman white, aton yung pagbanganagat, alas 7:18 aton karunya oras. Oras sa gihapon hatod gaton sa Kaluan it Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas mag Dok Alternatibo na. Isa yoron galing naton kon sa CN yung to makaron no orong subject nga to ibay bus operation si Francis Jan mga kasimanwa. Gantaan anang apelyido mga taga iya sa poblasyon Kalibo. Dati galing ka nang kapanarabaho sa airport. Tatlong kasasyet suspected siya buong mga kasimanwar na recover sa anakaroon niya posesyon. Base sa report, it aton nga mga kapulisan. ₱3,000 rubay bus money. Wa naman at ibang recovery sa anakaroon nga gawas pag body search ka nakaina. In the presence of DOJ representative. Barangay Kagawad, pagi kay Barangay Kagawad, Kimil Garejo, aga media representative mga kasimanwa. Hay paalin bagaron. Ay suno kay na initially kay Police Lieutenant Colonel Ricky Buntogon, iagi anay sa Kalibo PNP, i-profiling. Aga most probably, daghon sa Rojas City. Para ipaidagom sa ginatawag nga drug test. Noche de Ronda. If ever interviewon sa pagid uman ni aga si Sir Buntogon sa prangkahan program mga kasibanwa. Kumusta on baga by the way ro aton nga Aklan River. No. Nagnubo gid man dong level itubig bangod sa ginasugid epekto it El Nino ra. Agnano rayon kon nagnubo. Nano ro posible kara nga epekto mga kasimanwa sa aton karon mga farmers. Noche de Ronda. Basagan ayan yung dama karon ay syempre I do believe correct me if I'm wrong bukoman ako farmer ay wa ko kasayon kon dugungan gamutan na nagtanom dugungan man kamo hagos mag pagagab no. Hay rosambilog karon is of course after gagab buharon yung mandayon. Trabahoon yung mandong gana, saraduhon, limpyuhan, etc. Bago derikan o kon tanuman it uman. Hay paalin, kunwa it tubig nga nagasugod sa aton nga irigasyon. Noche de Ronda! Ha? Mga kasimanwa, maapektuhan gidman dayon baga, rayon do kwan aton nga sunod nga cropping.
ag anano dahil na matabo pagid kung maapektuhan ng grabing. Bilog gidayhan nga akanon ro maapektuhan mga kasimanwa or sa mga mangungumagang sa mga palayan yang nga nakakonekta sa irrigasyon at aton nga National Irrigation Administration. Lutse! Or magasalig kita sa ginatawag divine intervention sa pagpangamuyo at ato ng mga farmers nga magtutimplano o pagtugpa it ugan. Asuno sa pag-asa ay mga nasa Abril, Mayo, Hunyo pa, no? Sige ah, tanaw na ton. So hopefully naga maabot na ton aton nga taganiya. Si Ma'am Antoinette, no? Alas 7.22, aton karon niya oras, mga kasimanwa. Again, kasimanwang Rosario Yekla Matera, good evening. Kasimanwang Michael Villanueva Solina, good evening again sa mga taga Lagim Banwa West, Numansia, Aklan. Speaking of Numansia, sa mga taga Numansia, PNP man of course. Kaya yung gabi kayo tanatala mga mom and sir. Friday night, ha? Basiyan! Di ka lang kita na yung astatot niya pagpangalagad mga kasibanwa sa Biyernes ng edisyon at aton nga balatuntunan. Lutse! Tanan-tanan niya mga nagpamatik aton nagsubaybay. Halin pa kayo ng lasay sa gabi mga kasibanwa. Sa mga nag-like and share, nag-live stream ka aton. Salamat, salamat nga abo sa inyong gin-extend nga panahon. Inyong nga prioridad kita sa runday nga gagabihanon. Imbes kunta nga mga telenovela, mga wrestling, basketball. Speaking of basketball, ngayon galing kita update sa ito niya Clan PPO. Resulta ito na karon nga sports fest. Bato pagkasayod na ito, nahi kung sino ko nung mag-champion, may palitson si Yormi. Sa ano? Sa bilog parang delikado ha? Dahan-dahan sa pagkaon ni Litson. Hindi kita magkalipat, magpasalamat sa tanan ng mga grasya nga nabato na ito na pagkabatunan pa rin sa mahal nga Diyos. Kapag ito ng mga blessings, sigara mga kasimanong mag-remind ka ito. Walang tao na bubuhay para sa sarili lamang. Agabay unta, literally, maging blessing man kita sa iba. Partner na itong technical, kasimanong Marlo Saraspe sa pag-supervise sa mga karunong officer in charge. Kasimanong Jopel Perucho magpusaw. Overall supervision at amon nga CEO o kung chief executive officer. And at the same time, our KBP clan chairman. Kasi manwang Apple sa Raspi the 3rd. Para sa bata, segment ang ipuso niyo magbenerbisyo publiko. Ako si Kasi manwang Malbert Dalidait number 107.7 Energy FM Kalibo. Kasi manwa ko, palangga ko! Lucha de Ronda! Hi, bangga! Hi, bangga! Energy FM number 1 Energy FM Life Extension Vitamin D3. I am Rachel Garzola.